Hell, not gonna be the jungle of Smart Omega. Look at the protection na binibigay nila para kay Kaelra dito sa kanyang jungle Lancelot. The invade plan of GAMELAB could not possibly work if ganito ang plano. Pero si Steve, nauna nang lumapit dito, pero sabi ni Chuck, no, you don't, I'm still here. Tsaka ang ginagawa din talaga ni Chuck, no, nakita mo, no, inispatan niya kung may kasamang tank. So, ang idea nun is, nagiging threat si Chuck, no, habang nagbibigyan din ng idea, etong si Kaelra, nasaan yung, ano, nasa yung tank ng kalaban? Isa lang nakikita ko dito, so automatic, mabilis lang yung kanilang pag-iingat sa ganito sitwasyon. Uy, pero uy, eto na. Magkakaroon na agad ng maagang tapatan. Tatlo laban sa dalawa para dito sa ating magkabilang ko pa na si Eto Maxata. Ang unang mabibigyan. Pero sabi nila, atras na lang muna tayo kasi hindi pa natin kaya in terms of damage output ang side ng GAMELAB. Pero sabi naman ni Eto Max dito, okay lang. Ang pinaka-target ko lang naman is to clear the minion wave. Pero may tumalo lang ang Pratus. May bandang gitna na hindi natin nakikita. Baby Bugs, ball at flicker in! Flicker in para sa first blood na kanilang makukuha laban kay Eto Max. First blood goes for the side of Team GAMELAB. On point lang yung pagtalon, kapit, flicker in, and early cut ang ginagawa naman dito. Ang maganda sa gagawin dito kay 430, once na mabilis siya mag-cut, pwede siyang tumulong sa gitna kung magkakaroon dito ng mini clash. Or pwede nga rin siya mag-invade. Maraming option na pwedeng gawin ng XP laner once na mabilis siya na i-clear. Yes. And tinan mo, hindi ko sure kung pinapatay ni Uranus or eto ni ano, yung jungle sa gilid. Minsan kasi doon nagpapa-stuck eh. Ayun o. Oh, nagpapa-stuck lang yan eh. Hanggang dumating. Ayan, bibigay rin niya. So, uy, maganda ang pag-find out dito. Ah. Uy, pero eto na si Moichiro, hindi nga alam tumama. Level 4 tumama yung to. Yung dash yes, niya, pero nandito na si Chakno at si Kaelra para kumuha at bumawi sa kanila. Ryota will secure that kill. Sabi nila rito, pagkakuha kay Moichiro to, okay na, iwan nyo na yan si Kai 430. Hindi naman natin mapapatayin eh. Bahala ka dyan. Pero pinapalagan uy, nila kumuulit, dito. Uy, ulit ha. Nako, lalaban. Laban sa tatlo, pero kaya niya pa ba? Uy, masakot damage si Ryota. Yata yung mapupuruhan dito. Pero with the consecration, puno pa rin ang buhay niya. Look at the regeneration, Ryota! Almost falling down. Kaelra nag-ulti na, pero hindi pa rin nila kinakaya ang buhay ni Kai 433. Habang doon sa may bandang ibaba, nahuli na naman si parang Eto Max. Kaelra ang pinakapupuruhan ni Kai. Talagang hindi ka aatras, hindi ka uuwi. Talagang kukulit ka pa rin. Kaelra forced to back out. Ngayon, Turtle is up. Pwedeng isecure ng GAMELAB. Kai 430 force Kaelra to pop the retry dahil sumakto sa labas netong turtle. So, naplano dito ni Kai Tol. Kaya alam talaga ng Omega, wala naman tayo retry eh. Huwag na tayo sumubok. Diba? So, yun yung pinakagusto nilang gawin dito. Kai 430 doing a great job na napipilitan or nauubliga gamitin mga ganong resources nila habang wala pa sa mabibigat na sitwasyon. Yes. And speaking of mabigat na sitwasyon, eto ha, medyo mabigat yung kalagayan na binibitawan kay Chaco dito. Binito na nga ng payo, pero Joe, Art of Thievery lang din naman para makakuha ng movement speed as well as ang attack speed. Nagsiset up na sila para sa isang team fight. Mukhang gustong lumaban ng Smart Omega, pero sabi dito ng GAMELAB, op, nababasa natin ang galaw mga kaibigan, uwi atras na lang din man muna. Gusto ko yung XP lane ng magkabilang team ha. Nagka-cut lane na lang sila para sila ay umikot sa mapa, pero mukhang mas mabilis yung kay Kai 430. Pero mukhang nagbabalak sila ng matindi, bumibuelo. Ah, hindi inabutan. Ito si Steve. Uy. Alis muna. Alis, alis. Oh, pero huge rotation to ha. Tatatluin. Hindi maganda to. Kay Jom. May ipit. May payong. Merong talon na magagaling dito kay Steve. Ngayon, ayan sandwich na. Method na. Nagpakita na eh. Hindi, reset aside sila na mag-back away muna. Oo, feeling ko ano lang, sinove lang din naman nila yung lane ni Margot. Kasi kanina, kung hindi nyo naaalala, medyo nahihirapan siya against that Claude. In Art of Thievery, yung invisibility niya eh. Nawawala agad, tapos nahaharas siya with the basic attacks and the slows as well. And ngayon, mahuhuli si Kai 430. Wala nang bago eh. Oh. Hindi naman nababawasan eh. Bakit ba natin pinapansin to? Nanggugulo lang eh. Pero kasi, talaga nakikita natin, no? Eh, no, tinan mo, pinapop na agad dito. Op, naiwan, pinayong kapatid. That is three-man rotation against Mr. Jome. Walang magagawa so far ang Smart Omega. Medyo nahihirapan sila in terms of rotation against this GAMELAB. Mas mapino yung galaw na pinapakita nila rito. But still, it's a four-minute game. Anything could happen. Pwede pang makabawi. Eto Max. Isa sa pinaka napupuruhang membro dito, Prof. Ano bang kailangan niyang gawin para maiwasan niyo? Ang tinitignan ko kasi dito, kailangan lang muna din talaga mag-ingat si Eto Max. Kasi hindi rin makarotate eto si Chakno to help out Kaelra. Dahil napipilitan siyang saluhin yung mid minions every time naman na umiikot etong si Eto Max. Ooh. So far, lamang dito ng bahagyan ng 2,000 ang Team GAMELAB. Pwede nilang i-skip to
or pwede nilang ilaban knowing maganda rin naman ang pwesto ni Kelra. Best make sure na available dito ang kanya heavy speed. Pero nako, with the bouncing ball, mapapa-atras nila si Chaklu, but still meron pang yun yung overturn si Aizawa Shishmu. Ichiro Toki to, nandiyan pa rin yung heavy Hidden of Joy. Ha? Pumasok na si Chaklu with heavy spin. Medyo pulado ng ala, napang-figure out. Pero Kelra will secure the turtle. Pero sabi na eto, Max, it's time. Ako naman ang mapasok, pero mukhang nagkamali sila. Please, si Jung! Team, ang may iwan bouncing ball out. Thorn Rose ang makakakuha ng kill. At Smart Omega, unti-unting bumabawi habang si Riot nakakuha pa ng Sky Guardian helmet. Huge play ang ginawa dito. Eh, nung papansin mo, on point lang na walang nakuhang casualty para sa Smart Omega. Sobrang baba ng buhay ni Chaklu doon. Use that heavy speed. Nag-flicker out siya. And that's the time na na-misposition yung ibang mga members dito ng GAMELAB. Pop the retry, atras na, pero ang ginawa naman ni Kelra, may follow-up kill pa siya. Mm-hmm. So sa tingin ko, all goods from 2K, down to 1,000 na lang lamang dito ng mga members ng Team GAMELAB. Nag-uumpisa na. Wala pa ata ang heavy speed. Pero ngayon si Chaklu na naman nata pinakapupuruhan dito. Pero Thorn Rose puncture na madi-deny ng bouncing ball. Papasok si Muichiro. Pero hindi na naman tumama ang Rhythm of Joy. Meaning, wala rin ha-electrifying beats na mabibitawan dito ang isang Muichiro choke ito. Pero si Chaklu, napapansin ko, kahit na tank siya, siya pa rin yung target ng GAMELAB. Yung hindi kasi malaking setup. Ayun, tinan mo si Joe mismo kung paano nag-iingat, di ba? Lagi siyang may BMI sa likod bago siya umabante ng sobrang bagya. A classic! Proxy! Uranus! Grabe with the proxy. The Mr. Ipet is in. Kailangan lang tapatan is i-cut mo na rin. Pagka nakita nyo nag-cut si Uranus, ang counter dyan, huwag nyong puntahan. Oo. I-cut nyo yung linya kung saan din siya nagka-cut. Ayan o. Walang mahirap kasi, wala silang way para sabayan yung ganong klaseng pagka-cut eh. Pagka nag-cut ka ng dalawang lane, tulad ng ginagawa ng Uranus na yun, most likely, mamumula ka with just the minion, even if you're a Masha. So hindi kayang sabayan basta-basta ng Omega yung ganong klaseng strategiya. Pero tatlo, laban sa isa, ang magkakaharapan sa may bandang itaas dito. Pero medyo makunat ang isang Kai 430. Consecration has been used already. Bouncing ball. Mapipilitang gamitin ni Steve Masha. Medyo may kalayuan pa rin yung kailangan niyang takbuhin dahil ang layo niya sa may bandang ibaba sa gitna. Si Margot pinapauwi si Kelra. Turtle is still up. Wala pa tayong team fight na makikita si Chaklu na mataan sa loob ng bush. Pero ngayon, ay tatakbo. Kailangan lang nila i-reset dahil take time yan. Wala pang purple. Etong si Kelra habang nasa bandang baba with that ultimate snipe. Tamang chane, magandang pagpanaw for the side of Team Smart Omega. Hindi na, yata kakayanin, pero ang ganda pag-ikot dito ni Chaklu with heavy spin si Steve ang may ipet. Si pero marami, makunat sa marami! Steve, yumakap pa, pero nandito na susunod si Kelra. Naku, nahuli na si Steve. Kay 430 ang maiiwan, pero disengage siya lang ulit ang Omega. Dahil, tulad nga ng sabi natin, ayaw nilang magsayang ng oras against a Uranus, which is a very good decision. And speaking of turtle take, no, Omega, kung kanina sila yung nahihirapan kumuha ng turtle, ngayon dalawa na ang na-secure nila. And GAMELAB is on the downside of the match. Actually, 2K gold lead ang kaharagdagang ginto na nakuha ng Omega sa kanilang side. And right now, wala silang way to stop Ryota this time. Kasi nakita, or kung naalala mo, pinutahan siya ni Muichiro. Ginamit niya na lahat ng utilities, even the retry, hindi niya pa rin napatay ang isang Ryota. And actually, for me, that's a bad thing. Kasi kung nagpaplano pa lang kayo pumunta ng turtle, bakit mo ginamit kagad yung retribution onto that bottom lane? And nakita natin doon, Jom, maganda yung mga ano niya, dalawang chane, alis na. Kung hindi tayo pwede sumobra ng kukurot tayo na mas marami sa ulam. Ano lang, kung bilang yung ulam lang. Eh. Oo, kung sakto pala yung bilang na huwag kang kurot ng kurot. Oo, no, tinan mo ha. Lalagay siya guys ng BMI sa likod ha, bago siya nagmo-move forward pag wala siyang vision. Yun yung pinaka-ano niya dyan. Di ba? Yung mga likuan gaming lang. Hindi siya pwede talaga mag-advance. Ako, chill place. Oy, there. Si Steve. They're going in for the snatch. Si Chaklu ang nasa harap. Pero si Steve dito. Heavy spin! Na naipit nga ng heavy spin. Nandiyan si Joe. Si Joe Free. Laban to. Execution. Thorn Rose. Basic attack. Pero Chaklu pa rin ang makakakuha ng kill. That's a negative one. Para sa side ng GAMELAB. And with the upcoming Lord, wala kayong tank. Medyo mahirap yan. Kahit nandiyan si Kai 430, wala kayong proper crowd control para sumabay sa side ng Omega. Though in terms of ultimates, dalawa or isa na lang pala ang wala sa side ng Omega. And that's the heavy spin. Kaya pa namang
nilang i-contest kahit papano from the side of Omega. That's a joy. Siyempre, with Nako, agility and mobility, pwede siyang makalapit si Marco agad. Pero ngayon, nandito si Kai. Haras, pero hindi pa rin. Papalagan, basta Jome nagda-normalings lang. Ngayon, papasok siya sa likod. Nandito na nga rin si Moisture Tokto. Pero with that life, hindi siya magtatagal. Wala sila retry. Malambot, walang retry. Nandito pa rin si Kelra with the puncture out. Jome, as well, pre-hit lang sa likod. Jack na namataan ni Kai. Pero mapapaaray ba? Hindi pa rin. Tumalon! Nahuli si Jackno, pero he's still a lucky kick. Still, grabe! Si Riota sa likod, ah! He's gonna be the next pwede target. Pwede talo rin yan. Eh na! Ito na si Riota. Tumatakbo! Inagat! Thunderclap sa muka. Ang kanyang unang matatanggap. Unti-unting umaatras mga miyembro ng GAMELAB, Margo. Medyo na-disable. Riota, on the back lanes. Nasa likod ng Torre, naghahanap ng way para makatakbo. Pero mukhang hindi na siya makakatakas dito. Margo, basic attack is gonna be enough for the shutdown. A huge bounty para sa kanya sa may bandang gitna. Si Kai, buhay pa rin. Hindi pa rin namamatay. Ang inaasahan ko, ano, yung time na nagpapahabol siya sa dalawa, inaasahan ko is doon na sila kukuha ng Lord. Pero wala silang option that time kasi may clash din pala. Tsaka pineperwisi sila ni Kai Forte. Ni Porterti. Ay, dalawa! Na nakahuli pala ng dalawa para si Margo. Ang uunahin dito, hindi umabot yung pang. Juyin niyang overturn against Kelra. Pero sabi niya may turn throes pa ako para katakbo. Payo. Si Eto Max, medyo naipit ang position dito. Terrify. Ultimate snipe. Uy, wala pa rin electrifying. Beats over. Na ipit. Kelra is blazing duel! The ultimate snipe will secure a kill. Pero make it a double kasi the crits. Will secure another si one. Shaq is gonna be the next target. Pero hindi sila aasim ng ganong kalalim. Dito sa may bandang gitna, tatlo. Ang, actually dalawa, ang mapapauwi. Pero gusto yata nilang gawing tatlo ang pauwiin dito habang busy na umaaggravate ng Lord ang kanilang Kufra. Nandito sa gitna si Kai Forte. Walang bibitaw sa Torre sa gitna. Walang makakakuha ng Lord. Napaabot na natin to. Grabe. Enhanced Lord. 12 minutes na nag-upisade Lord Dance around mga 9 minutes eh. 9. Grabe. I-reset nyo. Yung dinadala nilang gulo, unang-unang ang rules yan, bawal mabasag ang unang Torre sa gitna kasi may enhanced Lord sa kaliwa. hindi nga alam ng Omega eh, kung ano yung unang landed defense. Pero grabe naman kasi si Kai Porterti. Tinitignan ko ah, feeling ko mag-CC Albert Bautista. Ay, hindi. BOD. Ibi-BOD. Hindi. Kailangan niyan dun sa ano, sa dagger na partner niyan para sa si Albert. Pero yun na yun eh. Ay, yung attack dalawa speed. Yun, yung attack dalawa. Mukhang mag-ano to. Magsisi Albert to. Si Jome. Oh, yun ata shot call nila eh. Antayin nyo muna mag-si Albert etong si Claude. Tsaka nyo palalimin si Kai Porterti. Ngayon, ang kailangan gawin dito ng GAMELAB, habang wala pang si Albert Bautista, kuluhin nyo na. Perwisyuhin nyo na. Yan yung uptime nyo. Ultimate snipe. Oh my God! Halos kalahati yung bawas kay Jome. Ang layo ng tinalon. Pero ngayon, nandito na nga yung electrifying beats ba? Maibibitaw niya na this pwede time. Pwede na, inuupisa na. Hindi niyang overturn si Kai Porterti. Uy, inabol! Na hindi magko-connect as well as his ultimate yakap. Nayakap si Elra! Si Elra, makakatakbo. Blazing do it na hindi tumama sa wala. Pero uy, si Riota, nandyan. Pumasok na si Kai Porterti. Pero major talk ito. Ang unang mawawala. Chat is still alive. The ultimate snipe is the shield. The shield. The cover up! Enough. Cover by Riota. The assist! Natalunan niya lang si Kelra! Patay! Buhay pa rin ang koya mo! Pero ngayon, derigado si Margo dahil sa papasok dito! Aizawa shoot! Si nawala! Riota is gonna try and chase. One port. Bouncing ball galing kay Steve. Tinalunan niya na! Si going all in! Na-disable si Margo! Pala! Free hit na sustain Israel! Patay na mga miyembro ng GAMELAB at Omega. Si Kai Porterti na mamayang pangba. Bilangin nyo ko ilang ulit na reset si Lord. Bilangin nyo ko ilang ulit din umuwi yung Omega to reset, to clash back. Sobrang init ngayon. Habang si Porterti, kanina pang Porterti ay, ng hapon, napitas na rin dito. Sakto si Albert Bautista dito. Agawan dito. Jack is down. Lord, this is a Lord take. Double kill. Wala silang ready. Nakuha ko ng GAMELAB to. Nakabaliktad ang lugar para sa side ng team GAMELAB. Grabe, that counter punch by GAMELAB. Siyempre, with help of Margo, inabutan pa sa Riota dito with that joy. Muichiro Tokito will secure another takedown para sa GAMELAB. Grabe. That's the longest Lord battle na ikasin ko. Imagine, level 1 Lord na Luminous. Wala man lang sa gasa yun. Heavy spin na ulit!
si Margo at siya ang unang mawawala. Joe will secure another kill as he secures Aizawa as well. Nag-fail pwede yung aggression na gusto ko ipakita ng GAMELAB. Pero si Glab, blazing do it. Mo talk ito. Hindi nag-connect ang rhythm of Joy, so wala tayong electrifying beats ulit na makikita galing sa kanya. Dalawa na lang ang natitira, pero kay 432 eh. Parang gusto kong umupo kasi hindi naman mamamatayan kahit ilan na bumanat. Hingang malalim para sa side ng mga members dito ng Team Omega. Kabilang banda, ready na. Mantunaw. Eh na, tena mo ha. Okay. Nakasi, okay. Ano na to? Nakasi Albert Bautista na to. Ay, gumuguhit na kay Steve. Gumuguhit na kay Steve. Well, Kufra kasi na, wala namang na ano wala namang regenerative powers ang Kufra. Gusto ko makita yan kay Porterti. Oo. Pero ah, ito ang nakakatakot. Yung ano, yung pumak sa atin na Valentina, meron ng Divine Leap. Yan na yung isa sa magiging burst damage na kailangan nila para mabilis sila mapatay ang isang Uranus. Whew! Nakakakaba! Ito na naman yung Lord, eh. Pabuhay na yung naman. Yung kanina, nag-umpisa at 9... Ay, tumalon dito! Niyakap sa dalawa! Tumalon! Good na pasok nila rito! Uy! Ang crit ni Margo, medyo masakit na. Si Eto Magsiyata, mapupuruhan. Andiyan na si Jom, ha? Crit si Jom! Si Jom! Electrifying beat! Tokito is down! Na, pero nandito na si Ryota. Hahabol pa. Si Margo ang pinaka-target niya, pero hindi niya matatunderclap dahil naka-invisible pa. Uy! Kay Porter. Don't touch me! Ay, normal. Makate. Ngayon, meron silang 5 segundo or may na 7 seconds na room para kunin ng Lord dahil wala pang retreat at time yung GAMELAB. Yun ang pinaka nakikita ko na gagawin dito ng Omega. Ano, last 10 seconds para sa enhanced level 2 Lord. Ito yung magiging problema. Paano natin i-reset to? Medyo tema cuts na. Oo. Ang meron dito ang Omega. Ayan, nakuumpisa nila. They still have 5 seconds. Room. Pero talk ito, malayo pa. Pero ngayon, half an HP na lang agad yung Lord natin. Po-position na si sa Kai. Sa Omega to. Hahanap na siya ng position. Si Kelra, nandito pa sa may bandang harap. Pero sa ng Omega yung Lord. Oo, pero si Takno, kalati na lang yung buhay. So the yun, chase! Hahanap na position. Pero nas base low yan, ha? Coming from that Kagura, Aizawa is being chased away. The stun is there. The Thornrows will connect. Kelra secures one for the team. Ngayon, apat na lang ang membro ulit ng GAMELAB. Meron silang Lord. Hindi sila aasin ngayon, Prof. B. Dahil lang gusto nila sumabay sa flow ng minion wave para mabigyan pressure at alta pressure ang side ng GAMELAB. Isa pa sa mga tinitignan ko kung paano nila ginagawa to, Ryota. Walang ibang hero nakikita yan. Si Margo lang. Kaya nga only ano, Margo only. O di only you. Diba? Tititigan lang kita. Once na nakita kita sa mapa, Thunderclap, yung pompiang ng tagumpay. Nakatutok lang yung mga kamay ko sa'yo. Yun lang talaga eh. And isa sa mga strength kasi dito talaga ni Margo only is makapag-free hit. Bigyan nyo lang ako ng enough time. Ngayon, paano nila gagawin yon? Steve need to dive in doon sa likod para mabigyan din siya ng position. Or, pwede niyang dikitan, tabihan ito si Margo only. Pagka tinatalon siya dito, kailangan lang sila kumounter attack. Yun. Counter punch tulad ng counter attack na ginawa ng Omega din kanina sa side ng GAMELAB. Pero ngayon, ayun na yung Lord na may charge on the top. Alate buhay, nag-conceal play. Yes, makakakuha na. Tumalon na? Dito, tumalon. Si Kai Porter, si Chatmo is still finding his way onto the backline to the opponent, pero mukhang hindi pa nila kayang pasukin ang side ng GAMELAB. The Lord will be secured quite easily with the help of Margo. Nandito sa gitna, si Kelra. Puncture in, puncture out, controls, phantom execution para maklear yung minion wave. Pero si Steve, mukhang mauhuli na sa ibang gilid dito. Art of Steve, medyo BMI out na lang din naman. Chatmo, even with immortality, medyo maingat yung play na. Pangagandang pag-iisip para dito sa ating best tank na nakilala sa larangan ng Mobile Legends. Talaga namang kontrolado niya pa rin na sarili niya. Hindi sila nagiging greedy pero Ryota. Medyo malalim ang pasok sa nagiging target ng Torre. Pero aatras na lang diba muna. Eto, Max! Tinamaan ang isa. Dadalawa pa ba? Ayun na, ultimate snipe. Kumalabit pero hindi kasi tumatagos sa Kevlar vest eh, na meron si ano ngayon. Si Ryota. Woo! Sobrang ganda. Ay, check nga tayo. Oo. Tinitignan ko rin eh kung ano yung mga pwedeng... Ayan. Imagine. So, slow is there para kay Ryota. Kaya hindi ka pwede pala talaga magpakalmot kahit isa. Wala pang naka-ano yan. Wala pang naka... Twilight Armor. Oo, I think yun yung magiging muling item ni Chakno. To deny. Kasi siya yung ano eh. Ako mapapansin mo, when it comes to teamfight, siya yung tinatarget ni Margo para walang heavy spin. Namatong ayan. Pwede siya mag-Twilight Armor or... Sky Guardian. Para kasi napapansin ko, ilang beses siya umuwi eh. So kung sakali man, tamang depensa, daan nila sa taas ng buhay, alis, balik regen!
Wala lang. Puro ulit. 5 seconds. Hindi. Ang maganda dyan, napop na agad eh. Oo, yung consistency. Oo. Tapos palabas na ang Lord dito. Yes. So yung zone potential na meron, haantayin pa nila talaga magkaroon eto ng consecration seek for 30 bago sila pumalag ng buo. Oh, kamunti ka na na makuha si Aizawa Shish. Eto, Mac. Napakaganda na naging position niya. Here comes the Lord. Aggravation coming from both sides of the team. Kai for 30, making sure Kelra backs away. Jome already hitting that Lord, making it half an HP. Malayo yung tinatakbo ng isang Aizawa Shish. Naghahanap na ng position si Jome dito. Full stack yung Art of Thievery. Kanina niya pa yung hit doon sa jungle creep. Naghahanap na lang na isang mainit na team fight. Sali zone down si Ryota. Pakaka-free hit ang Margo. Si Chakno naman ang target niya. Kelra is still here. Steve, half an HP. Maybe spin pa. Subukan niya tumalon. The wala burst! Kelra, immortality map. The Lord is still alive. Papas is down. With a Phantom Execution. May Lord down. Aizawa will fall down. Killing spree na. Lord is still up and still being hit by Jome. Pero tinatrabaho na nila. Ang GAMELAB, wala na rin si Chakno. Pero si Steve, sinubukan niyang lumapit. Pero sadly, uuwi sila kasi showed up pa pala yung minion wave sa taas. Maganda ang pagkapanalo ng Omega doon sa Clash. Mukhang ano maganda yung ano yung ginawa lang nila talaga. Maganda yung free hit ni Margo. Oo. And nakita ko na open up talaga ng isang maiki si Chakno. Pero kasi ang Omega, pagka nakuha etong si Chakno, ang gawin natin, dive in na lang natin. Jome, hindi naman siya tumalun eh. For that blazing duet, hinold niya yung Lord. Dahil alam niya na mas mabilis sila mag-Lord pagka kumounter punch ang GAMELAB. Mm-hmm. And nakita rin nila is na out position si Mr. Mochiro Tokito. Nag-electrifying beats na. So kayang-kaya na natin kontrolin once na nag-die down yung beats niya doon. Hindi tumugtog sa tamang panahon eh. Para sa akin yun yung downside ng jungle, ano eh, jungle joy. Joy. Kasi mas maganda talaga sa kanya yung Vengeance. Oo. Kasi mas kukunat siya, masatagal siya sa teamfight. Pero hindi rin kasi talaga yung biro, yung damage siya ginagawa ni Eto Max. Eh. Tulad nga sabi ko sa'yo, the moment that he had that divine glaive, dyan na mag-uumpisa sumakit ang ulo ng GAMELAB. And it proved us. Diba si Aizawa Shish na pauwi niya with just 2 hits. Ngayon, electrifying hits. Ang ibinitaw ngayon dito sa may bandang itaas ng Wave Zero. They're just trying to clear the Lord. And right now si Kai, kung kanina tumatagal sa back lanes, ngayon wala na. And now, pumaposition sila dito. Buwebuelo ng talon. Ito si Steve. That's only a fake na banat ng katawan. Aatras ulit ang ibang mga members ng Team Smart Omega waiting for the next wave. 90 seconds para sa ating Lord. Masyado pa mahaba sa totoo. So, ang GAMELAB, they need to hold yung depensa na meron sila ngayon. Bawal magpapitas. Bawal. Bawal lumabas. Sa klase, may batas. Tagal na nun, ha? 2020 pa yun, ha? Oo. Pero ito, ha? Pareho naman kukunan. Kailangan bawal mapisasan dahil ito na yung crucial moment na tinatawag natin. We're already hitting the 20-minute mark. Meaning 60 seconds pataas na yung resurrection timer na meron ang magkabilang team dito. So, maparosahan sila ng isa or dalawa. Mahihirapan sila dumipensa. Pero ngayon, ang nahihirapan dumipensa is inside ng GAMELAB. Dalawang BOD. Ayun, nag-twilight. Twilight armor na. Lahat! Para kay Masha. Lahat ng membro meron kasi kailangan na nga nila yan against Margo with the double BOD. A good item choice para sa mga members ng Smart Omega. And right now, look at Kai 40. Di ba nangangamot? Para kinakagat ng bullet ants sa likod. And ito namang GAMELAB, lahat sila mag-blade armor. Para pag-blazing duet. Kinounter nila si Margo only, no? Pakita mo ulit direct. Ito guys ha, ito yung mga hindi napapansin na gamit sa totoo. Yan Twilight Armor. Yung Twilight Armor kasi niyan, more than 600, pagka more than 600 yung nare-receive mong damage, na-de-deny. So, maximum is 600 na matatanggap mo. Oo, oh, for 15, oh. Every 15 seconds. Ayun. So, yan yung isipin nyo kung bakit lahat halos ng mga members dito ng Smart Omega, kung bakit naka-Twilight Armor. Well, I think... Tatlo yan. If I remember correctly, Prof, iniba na rin siya nung nakaraan. It is 500 plus 5% of your max HP na ima-minus doon sa current damage na inaituloy sa'yo. Kayo na bahala, guys. Conceal play. Conceal play. Lord! Dinitawan ng GAMELAB dito. Lord is up. They're gonna try and chase Ryota. There's hindi no pwede mamatay, ah. Hindi talaga pwede, Prof. B, dahil ito 25 na yung minutes. Moment na tinatawag natin kanina pa si Jome. Ang unang mamamataan on the backlines. Pero ito, Max, naghaharap na ng position dito sa may bandang side. Ayong. Yung Lord is already being pulled out by Kelra, which is a good strat. Nasa kanilang kukulan. Ito, Max! Binigla! Kabigla ng isa na huli nga lang siya. Kelra with a bouncing ball dito coming from Steve will try to run away. Eh, sinasabi ko, dalawang buga, wala isa. Lamang ang Smart Omega pagdating sa posisyon. One pero parehong mage ang nawala sa magkabilang kupunan. Mukha nag-iintayan na naman ang dalawa dito. Damage check.
Pacheck nga ng damage, Margo. Pahit nga yung Lord, one lang. Damage check. Op! Op! Exactly yun. Hindi na ganon, hindi na ganon. Doon gumuguhit. Ayan o, 1.6. Pwede, buwelo si Steve. Alam nila kung saan nakapwesto. Si Jome may... Type 430. Luring the members dito ng Smart Omega. Taking some time to jump in! Nahuli! The flicker out! Uy, quantum execution! Si Margo! Uy, naipit! Ay, kasa may Wind of Nature. Habulin niya si Keller dito. Pero naisip doon. Naipit. 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 Si Ryo tayo nahabulin si Margo. Nakita yung target! Kasa the slow will connect. Bouncing ball, wala pa rin. Nandito na yung Joy with the electrifying the beats. The talon coming from Steve will not connect as well. Here comes Margo is trying his best para makahabol. Nakita so, niya si Joe, mapang! Half an HP. Masakit ang crit. Margo is... Kailangan nila mag-reset. May immortality. Napabenta ata ng item. Ang ibang member ng Smart Omega. Akala ko matatapos na sa Lord. Pero hindi pa pala. Mukhang GAMELAB pa ang makakakuha. Hindi. Tapos si may movement dito. Nagmamadala mga members ng Smart Omega. Nagbentahan na ng ibang mga gamit. Bibili ata dito na pang buyout. Sakali. Nag-iipon na pang buyout. Kalahati ang buhay ng Lord dito. Kailangan nilang i-reset. Nandito si Kai. Medyo wala ng buhay si Muichiro. Kai 413. Hindi na kaya tumagal. Masakta yung heavy spin. Pero siya itatalon. Walang pan-zone out, ha? Coming from Lord. Free hit na ba si Margo. Nandiyan din na ba si Joe. Mahabol pa sila rito. Si Kai ang una niyan. Makikita pa rin yung Lord. Wala zone ng buhay. Kelra is still there. The retry is up. Coming they need from to both reset sides of the team. Sinusubukang mag-sustain ni Muichiro pero kailangan niyang umuwi kasi yung base nila eh sinapasok na ng ang mahirap dito, ang umuuwi kasi yung retry user ng GAMELAB. Sa lang kasi yung may pag-asang makaklear ng mabilis dun sa mga minion waves. So, Lord, ang trabaho dito ni 430, magbigay lang talaga ng vision. Steve, aso, the jump in, they need to go in for the reset! Nahuli si Margo, tatalon sa milikuran. Nakita, ay, nayakap! With a free hit phantom execution, Lord Rose, may puncture, walang bibitawan, ay sawa, the papasok. The pop crit! Eto, magsisir, nahuli, mamamatay si Kelra! Si Kelra! Mahabol, the dash! Ultimate snipe is not enough to secure that kill, ay sawa! Yan niyang pinayong! Overtime! The shutdown is there for the double! Tatlo ang natitira. Chaklo is low. The Lord will march down from the top lane. GAMELAB will try to end the game. Gusto kaya nilang tapusin. Endable to. Sa ganito sitwasyon, nandiyan ang marksman. Dalawang member dito for the next 50 seconds. Pinakamatagal na 50 segundo na meron sa buhay ng Smart Omega. Going in for the GG push. Greeting of the 2.1K. The heavy speed to take some time. Nahuli si Joe! Blazing Doomet dito, nahuli nga si Joe, pero nakatakas sa mga using yung Spyo palapas dito! Nagwitan na John! At makakatakas dito na Walking 160! Balik ulit! Balik pato! Time first muna! Hindi pa na boss! Ang game number 2! Grabe! Ay, hindi pa! Follow up! Chaklo mamba out! Chaklo is down! Immortality pop! He's still alive and kicking! Pero hindi na aasimin ng GAMELAB ang membro ng Omega. Look at this! Si Eto Max bumili na ng pangtulong pang-sustain sa kakampi niya. Nandiyan na yung healing mark dun sa upgrade ng boots niya ngayon. Let's see kung paano i-handle ng GAMELAB etong Lord na nagmamatcha sa top lane. Nagkapentahan na naman ang mga sapatos. Usually, pag medyo crucial, iniipit mo lang yung chinelas hanggang siko eh. Ngayon, iba na. Alisin na natin to. Inalis na rin ni John yung kanyang Twilight Armor. Oh, napilitan na siya kumuha ng Malefic Lord. Hindi na nagiging sapat yung damage niya against Steve. Oh. And now, 13-18 ang yes, ating ito score. Nakita natin yung epekto pag napipitasan ng isa. More than a minute na yung kanilang respawn timer dito. And option lang talaga ng GAMELAB is to take some time up until makuha nila yung position sa Lord. The jumping going in. The heavy speed to counter just one out. Nahuli ng assistive counter backside. Ngayon, iikot si Chakro pero hindi magiging sa patahuli. Chakro is down! Turn! Phantom Execution, Thorn Rose! Makakasikura yung skill na. Kagura as well. Dive pulado. Kai is low the jump as well. From jump Steve! In! Yung mga ups, skill na nahuli. Blazing na yung Duet! Joy, pero hindi kakayanin mag-isa. Apat laban sa dalawa! Ang matitira Omega is gonna be able to end this if ever nagustuhin na nilang tapusin yung laban pero sabi nila i-chill na lang muna. Mahaba to. Yung damage. Mahirapan to. Minutes. Kompleto. Apat yung may damage sila dito. Kasama na eto si Kelly as well as si Jome. Eto, makasahabulin si Margo. Pero mga bad decision, sabi ni Jome, okay lang yan. Tatapusin ko na lang with the help of the minion wave. We are going to the game number 3.